tapusin mo sa pagkain ng iyong pamilya. Nais mo bang malaman kung paano ka pa makakatipid? Kayo ba ay malaki ang gastusin nyo sa pagkain gaya namin? Tuturuan kita ng tatlong tips para makatipid ka dahil ito ay 3 practical tips na pamamaraan upang makatipid ka sa gastos mo sa pagkain. Dahil itong 3 practical tips na ito ay talaga namin ini-implement namin dito mismo sa bahay namin. Pero bago ang lahat, mag-subscribe ka muna sa aking YouTube channel at i-click mo ang notification bell para na lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Dahil mag-share ako sa iyo ng tungkol sa saving, stock market investing, and wise spending. So, ano ngayon yung 3 tips na nabanggit ko? Practical tips lang ang mga to, pero very effective. Una yung gagawin, dahil ang unang tip ko ay grocery list. Bago kami pumunta sa grocery, noong before the pandemic, ang ginagawa namin, ako yung taga-grocery. Yung 1 month grocery namin, ako yung mimili. Ibig sabihin, isang beses lang sa isang buwan, ako mag-grocery. So whenever na may makita akong supply sa bahay na paubos na or malapit nang maubos, nililista na yon ng anak ko sa papel. Sinasanay ko yung anak ko na siya ang tagalista sa maliit na papel ng mga grocery list namin. Whenever makita mo na meron ng supply na malapit nang maubos, ilista mo na yon. Kasi kung isusulat mo siya within the day mismo ng grocery mo, hindi mo masusulat lahat. May mga makakaligtaan ka pa. Kaya mas maganda, kapag may nakita kang supply na paubos na, ilista mo na sa grocery list. Kaya kapag namamalengke kami, ay mahaba kaming listahan sa maliit na papel na sulat niya. So pagdating mo sa grocery, i-check ko yun. Kung ano yung nakalagay sa cart, sa push cart, check na kasi nakuha ko na. At mag-stick kayo sa grocery list. Pero alam niyo po, bago ako mag-grocery, pupunta muna ako sa isang portion nung grocery store kasi meron silang parang mga in-bulk items. Halimbawa, meron 10 detergent bar. Pag bumili ka ng 10 detergent bar, may kasama yun ng isang free. So, lahat ng grocery list ko, yun muna yung portion kasi dalawang lanes yun eh na madaming promo. So, lahat ng nasa grocery list ko, i-check ko yun. Kapag nandun siya sa mga promo, doon muna una kong pupuntahan. And then, kapag wala siya, check na lang ako iikot sa ibang part ng grocery store. So, maganda, meron kayong list ng mga bibili at ilista na kahit hindi mismo sa araw na mag-grocery. Kung kailan maubusan ng supply. So may isang papel kayo na listahan ng at pwede niyo sanayin yung mga anak niyo na siya, sila na yung maglista ng grocery. Na ipapalista niyo sa kanila. And then yung tatlo, pupunta kayo doon sa area kung may mga bulk items. Kasi gaya ko, once a month lang naman ako mamili nung walang pandemic. Pero ngayong may pandemic, hindi muna ako ang nag-grocery. So yun yung mga pwede niyo gawin. Make sure to stick sa budget. Yun yung first tip, gagawa ng grocery list. Ang ating second tip, ngayong may pandemic, kailangan healthy tayo. Magtanim tayo ng organic gardening at home. Magtanim tayo ng pagkain sa bakuran. I-maximize natin yung space ng bakuran natin. Yung gilid ng bahay namin, tinamnan ng asawa ko ng ubas, kainito, avocado, at kamyas. Ang namumunga pa lang sa apat na to ay kamas. Kasi medyo matagal mamunga yung iba, nag-grafted trees ito. Mga after few years na lang, mamumunga na din siguro yon. And nagtanim din siya ng yung malaki patola. Yung isang patola, yung bunga nun, umaabot ng 2 kilos. So malaki yun. Nagtanim din siya ng, dito lang sa terrace namin, ng talong at ng okra. Meron din kaming tanim na papaya. So ngayon, wala na yung mga tanim na yun, papalitan na. At sagana kami sa papaya. Napaka-healthy ng papaya, ng patola, ng talong, ng okra. So pwede kayong magtanim sa terrace kasi natatanim naman yung okra at patola sa terrace. Hindi po ako plantita,
ako ay plant manager dahil ako ang nagsasabi kung ano yung itatanim niya na gusto namin kainin. So, nag-aantay kami na mabunga yung kanyang mga tinanim na bas, avocado, at kay Mito dahil ang nabubunga pa lang ay kambyas at yung ibang gulay. Nagtanim din yung asawa ko ng oregano, yung oregano ang tinanim niya. Okay, so para sa ating first tip, gagawa tayo ng grocery list. Sasanayin natin yung mga anak natin na sila yung tagalista ng grocery list. Pangalawa, pwede kayong mag-organic gardening sa bahay. So, tamnan nyo kahit na anong pwede nyo itanim na pagkain. Kasi ang pwede nyo pang gawin dyan, kapag naghihiwa kayo ng mga sibuyas or yung mga balat, yung papaya nga, eh, di ba? Kapag may buto yun, ihagis mo lang. Bubunga na talaga siya. So, madali silang mamunga. Madaling umano yung kanilang puno. So, pwede nyo ihagis lang or maglagay kayo ng isang portion ng may soil. Kapag nabunga niya, i-transfer na. So, yun yung mga simple ways yet very helpful. Lalo na ngayon na kailangan natin maging healthy. And ang aking third tip, anong gagawin natin? Alternative meat. Meron kami dito na ginawang alternative meat. Ito ay ang pag-aalaga ng rabbit. Or nag-aalaga ang asawa ko ng rabbit. Ang kagandahan sa pag-aalaga ng rabbit, low maintenance. Dahil sa halagang 3,000 pesos or less, makakapagpakain ka na ng 40 rabbits. Okay? Yung 3,000 pesos na yun para sa pigs. Pero kung meron ka namang tanim na kangkong, kamote, madre de agua, libre na yung pigs ko. So, ibig sabihin kapag yung rabbit, low maintenance na, at madali pa silang paramihin. So, pwede mo silang gawing negosyo at pwede mo rin kainin. Usually, ang mga kinakain namin na rabbit, yung mga lalaki na hindi nabebenta. So, just recently, nagkatay sila ng rabbit at ni lechon. So, kumain kami ng lechon rabbit at ang sarap niya. Kung alam mo yung linamnam ng chicken, mas malinamnam pa siya sa chicken. I hope nakapagbigay ako ng 3 practical tips na pwede mo implement. Ay, bago ko ituloy, nakita mo po ba ito? Ito. Skin ng rabbit. Ginawa ko siyang patungan ng Himalayan soup. This is rabbit skin. Talagang ano kami sa rabbit dahil nag-aalaga ang asawa ko. So, review natin. Number 1, gawa tayo ng grocery list. Sanayin natin yung mga anak natin na sila ang magsusulat. Number 2, tayo ay magkakaroon ng organic gardening at home. Okay? Kahit na anong itanim mo na maaari yung kainin. At number 3, alternative meat. Ang isang pwede nyong gawing alternative meat, actually madami namang alternative meat eh. Madaming pwede. Pero kasi ang tinuro ko or ang senior ko is yung sabi ko na talagang in-implement namin sa bahay. So sa amin, meron kaming rabbit. Nag-aalaga yung aking asawa ng rabbit. Masarap silang kainin malinamnam at maaari nyo din ibenta. Kung gusto nyo palaman yung 5 tips kung paano magsimula mag-invest sa Philippine stock market, ilalagay ko yung video dito sa taas, pakiclick mo na lang. So sana nakapagbigay po ako sa iyo ng tips at ma-implement mo na rin ito para makatipid ka na at the same time healthy ka pa. Okay, so kung gusto mo pa po malaman ang ibang mga saving tips, stock market investing tips, at wise spending tips, please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Okay, muli, ako po si Cynthia Fuller at nagsasabi ng salamat, my friend, and I'll see you in my next video.